Tila ayaw pagbigyan ng Bren Esports ang blacklist sa kagustuhan nilang makatungtong sa upper bracket. Ito nga ay matapos silang balagbagin ang mga ito sa muli nilang pagharap. Sa totoo lang, hindi na kailangang maglabas ng 100% nitong Bren Esports dahil kahit anong mangyari ay secured pa rin nila ang upper bracket. Pero dito mo, may kita na hindi uso ang bigayan sa MPLPH. At kung noong nakaraan na laban ng Bren sa TNC ay masasabi nating hindi ito yung full potential ng Bren dahil ipinasok pa nila si Pandora, pero sa kaso nila ng blacklist, abay balagbag kung balagbag. Pero teka, ohoy! Kamusta ka batang? Balita ko, gusto mo ng balita? Itabi mo at ako na, kaya huwag mong kakalimutang mag-subscribe para maabot natin ang 800,000 subs bago matapos ang taong ito. Salamat! Noong unang pagharap ng Blacklist at Bren Esports ay nakuha ng Bren ang 2-0 kontra sa kanila, at sa unang pagharap nilang yon ay masasabi nating malaki na talaga ang kalamangan ng Bren kumpara sa BL. Pero syempre nakita natin na medyo nahihirapang maglaro si Super Red noong mga panahon na yon, kaya ang nakikitang butas malamang ay nasa gold laner nitong Blacklist. Dito tuloy na sabi ng karamihan na makakabawi na talaga ang Blacklist sa pangalawa nilang pagkikita, dahil syempre maganda ang paninimula ni Owl at masasabi natin siya yung hinahanap na sangkap ng Blacklist para makuha ang tamang lasa ng team nila ngayong season. At isa pa, sinabi na rin ng Blacklist na nararamdaman nilang kaya nilang manalo sa Bren Esports sa mga lawa nilang pagharap dahil na gustong gusto pa nilang makatungtong sa upper bracket para mapalitan ang Echo. Bago kasi magkaharap ang Bren at Blacklist, abay ang Echo at ang BL ay parehong may huling dalawang laban, at ang ikinalamang lamang ng Echo sa BL ay ang nag-iisang puntos, kaya sila ang kasalukuyang nasa upper bracket. Sa madaling salita, kailangan na kailangan ng Blacklist panalo sa Bren Esports para nga malampasan nila ang Echo at hindi sila ang makipaglaglagan agad-agad sa playoffs. At dahil hindi nga nakahula ang Blacklist sa team na Bren, abay nangangahulugan lamang ito na medyo may kalabuan nga na sila nga ay makatungtong sa UB. Bago yan, dumako tayo ng bahagya sa laban ng Bren versus Blacklist, na kung saan sa game 1 ay mapapansin mo sa Bren Esports na tila kilalang kilala na nila ang Blacklist pagdating sa Turtle Fight, na kung saan kung noon ay mag-aantay pa silang makipag-ubusan ng buhay ng Turtle, abay para sa Bren rekta ubos o tanggal agad sa HP device para mapilitan agad ito na ibigay ang Turtle. Sobrang laking bagay na na-decode ng Bren Esports yung mga ganitong senaryo, dahil dito mo makikita na hindi na pwede yung macro na ginagawa ng Blacklist na mag-iipon sila sa Turtle para makuha ang kalamangan. At sa game 1 rin, naibinigay ng Bren ang Estes ni Oh My Venus, abay napaghandaan nga nila ito, dahil kung mapapansin mo, kung ang Estes niya ay nagbibigay ng HP sa kanyang mga kakampi, abay sa pagkakataong yon siya mismo ang nangangailangan ng HP para sa sarili niya, dahil nakafocus si Kaltisi na unahin siyang mapabagsak. Alam kasi natin na sobrang ganda kumuha ng pwesto ni Oh My Venus gamit ang hero na ito, pero hindi niya yun nagawa sa game 1 dahil kayang-kaya siyang pasukin ng Fanny. At alam naman nating lahat na ayaw niya sa hero na ito, at ilang beses na niyang sinabi ito sa kanyang mga interview. At kung hindi nyo napansin sa game 1, ay tila na checkmate o na decode na talaga ng tuluyan itong Bren ang koponan na Blacklist, dahil ang code nga na ito na huwag pansinin si Wise at mag-focus kay Venus at Yue ang siyang mas nagpalamang sa kanila sa bawat teamfight. Bakit mo nga namang pipiliting patayin yung napakakunat na Barats na ihihil lang din naman ng Estes habang naka-open sa pag-damage yung Farsa, kung pwede namang tumalon na mismo kayo sa nag-heal at nagda-damage para maiwan yung napakakunat na hero ni Wise? Ito yung pangalawang code na masasabi nating ine-expose ng Bren Esports para talunin ng Blacklist, at sadyang ito ang nagpahirap sa kanila.
Kaya kung mapapansin mo rin, hindi man lamang nakakuha ng kahit isang turtle si Wise laban sa Bren dahil hindi na siya kayang bigyan ng space dahil pinasisikip na agad ng Bren ang lugar nila sa turtle fight. Pero sa Game 2, dito mo makikita na sobrang nire-respeto ng Blacklist itong si Kyle TC dahil lahat halos ng kanilang ibinan ay puro mga hero niya dahil sadyang ibang Kyle TC ang meron ngayon, ang Bren Esports. Hindi na rin nakikita ng Bren Esports na threat ang Estes ni Venus dahil dalawang beses pa nila itong ibinigay sa kanya at kung mapapansin mo rin kabatang, wala nang hero ni Omay Venus ang siyang binaban ng Bren ngayon. Dahil nasanay tayo noon na halos buong ban ng mga nakakalaban itong Blacklist ay parating mga hero niya, pero ito na yata yung season na hindi na matatawag na kinatatakutan pa ang isang Omay Venus. Pero syempre kabatang hindi pa rin natin pwedeng baliwalain ang taong ito dahil posibleng may mailabas pa rin sila sa playoffs at hindi natin pwedeng pangunahan ang bagay na yon. Pero sa Game 2 dito ipinakita ni Kyle TC ang dalawang uri ng kanyang pagiging jungler dahil gumamit naman siya ng utility jungle na back siya para nga maging pang-counter naman sa Fredrin nitong si Wise. At sa Game 2 ay ipinakita naman ng Bren kung paano nila i-decode yung pwestuhan ng isang Omay Venus dahil kung papanoorin mo ang kanilang mga laban, parati o malimit mong makikita na siya ay nasa pagitan lamang parati ng good laner at mid laner, depende kung saan niya masuzone ang kalaban. Pero sa Bren Esports, ipinakita nila na alam na nila ang pwestuhan ni Venus kaya napipick off nila ito o napapatay ng mag-isa. Sobrang hirap ng buhay nitong Blacklist dahil ipinapakita ng Bren ang iba't ibang mga uri ng heroes na kayang-kaya silang pigilan. Una, yung Fanny at pangalawa, yung Kaja at Paramis. Sobrang gifted rin kasi talaga nitong si Few gamit ang kanyang Faramis na talaga namang masasabi nating pang-counter rin sa Estes na dapat ay dikit-dikit at ito yung mas papabor sa skills ni Faramis. Dito kabatang ay masasabi kong hindi humina ang Blacklist kundi ang solid o ang lakas lang talaga ng Bren Esports pagdating sa micro lalong-lalo na sa macro skills. Biruin mo, sobrang lalakas na nila individually tapos grabe pa yung pagsasama-sama nila sa teamfight at sobrang solid ang batuhan nila ng skills maging ng pwestuhan ng bawat players. Dito mo masasabi na hindi nakakatakot ang MSC 2023 dahil may mga ganitong team ngayon sa Pinas na sadyang nagpapamalas ng lakas sa international scene. Sobrang talino rin kasi ni Coach Ducky sa Game 2 na biruin mo yung Faramis papasok para humila sa nagdidikit-dikit na Blacklist. Tapos flicker in ni Plop TC na ihila rin sa mga member ng Blacklist at siyang pag-ubos na lang ni na Super Marco, idagdag mo pa ang paghila ni Ogwen sa kahit na sinong hero nitong BL. Kumbaga, wala nang gagawin ng Blacklist sa teamfight kundi ang tumakbo o umilag sa mga ibabato ng Bren dahil sadyang lahat ng mga hero sila ay gagawa ng play para ubusin ang Blacklist. Ganun pa man, nasa playoffs ang pinakakasagutan sa ating makatanungan kabatang at malay natin, hindi pa ito yung pinakapangmalakasan ng mga teams at para naman sa mga Blacklist agents, mas mabuti na rin talaga na ngayon pa lang ay makatanggap na ng mga talo ang BL para sa playoffs ay mapag-aralan nila ito at malinis ng tuluyan. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa malaking hamon sa Blacklist na ito na nga yung season na papalaganan sila ng maraming mga koponan. Yun lamang po at maraming salamat. Stay at home at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time.